Koy. Yung Marta ka. Pagkadanya. Koy. Apat ko, Koy, bas. Tatlo lang. Siyam lang. Arjuna, Saupos. Kayo na po. Ha? Asa kayong tatlo doon? Maliit din ito. Maliit doon, ha? No. Okay. Diwantay ini, diwantay ini. Tanang tent ko dito. Ay, yun doon yung sa inyo. Yan na lang po sa inyo. Ito. Itong isa pa pala. Opo, o, dalawa. Dalawa. Sinong dalawa dito? Magdada. Magdada. Ha? Sinong kasama ko dito? Dalawa kami. Umi, tsaka... Malataw po kami, Orlando. Ikaw, sino kasama mo? Bigay nyo ng kasama to. Sino kasama mo? Pinipad silang tulad ng mga akila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad hindi, ngunit hindi manghihina. Sinong gustong lumakas? Sinong gustong sumikla? Kayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Awitin po natin ang katulad ng akila. Gano'ng katanda si Pablo nung sinulat niya yun, tapos ilang taon si Timothy. Pero parang ganito yan. Halimbawa lang, ano, example lang. Halimbawa ako si Pablo, tapos kayo si Timothy. Diba? Ang sinasabi ni Pablo dyan, bilanggo kasi si Pablo nun eh. Naka-jail, ano, nasa kulungan siya. Bakit siya nasa kulungan? Sa pagkaintindi niyo, kasi sinishare niya ang Word of God. Ano? Saka sa apoy niya, sa sobrang init niya mag-share ng Word of God, hindi na niya pinapakialaman kung uusigin siya, kung paparusahan siya, basta sa kanya, sabi niya, di ba, may pangaral ko lang si Jesus Christ. Yun yung iniiwan niyang legacy kay Timothy. Sabi mo nga legacy. Legacy. So, ano ibig sabihin ng legacy? Yung magandang alaala, magandang memorya, yung isang bagay na pwede mong iwanan sa iyong pamilya na hindi nila pwedeng kalimutan o isa iyong kaibigan. Amen? Limawa lang ng legacy. Nagpatayo ang isang presidente ng Pilipinas, ng landmark, ano? Alam niyo yung sabi. Floor never gives us children, will you still work? Field goal, put us on the board. Next, si Juliana.